أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'a'ana innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming mga sala, ang aming pag-aayuno at du'a. Tunay na ikaw ang nakakabatid ng lahat ng aming mga ginagawa. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, Kul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum an la na'buda illallah. Ito ay nakasaad sa marangal na Quran. Si Allah ay nagwika, o ahlal kitab, people of the book, ang tinutukoy ang mga Hudyo at Kristiyano, halikayo ika sa mga salitang pareho sa atin. So may parehong salita. An la na'buda illallah, na hindi tayo sumamba maliban doon sa tunay at tanging nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapansin-pansin, at totoo naman, ng mga non-Muslim mula sa Hudyo at Kristiyano ay maraming kaparehas sa ating katuruan. At number one dito, alin? Ang mga kasaysayan ng propeta. Ang mga binabanggit natin kasaysayan ng propeta, marami sa mga people of the book, Hudyo at Kristiyano, ay alam din ito, especially kay Musa alayhis salam. Babanggit ko lang, gusto kong batiin, merong isang, hindi ko alam kung anong episode yun, na late ang upload, 1 hour. At pag na-late na ganun, marami nagme-message sa page, sa internet, nasa na daw yung episode 15 or 16. Sumagot yung admin, sabi, uploading. At kinabukasan, nag-message, Catholic po ako, Christian ako. Pero lahat ng episode, sinubaybayan ko at gusto ko na mag-Muslim, hindi lang ako marunong mag-Arabic. So, parang sa kapapanood niya ng Islamic point of view ng kasaysayan ng propeta, ito yung naging daan para yumakap siya ng Islam. Pero sinasabi natin, hindi kondisyon na marunong ka mag-Arabic bago ka maging Muslim. Ang kondisyon ay kilala mo si Allah at kaya mong itakwil ang Diyos-Diyosan. Pagkaya ng tao yan, welcome, bismillah. At naway marami pang katulad niya na makaunawa ng Islam. Sa pagpapatuloy ng tinatalakay natin, si Musa alayhis salam, may nangyaring pagpatay, krimen. Kaya sinabihan siya na, umalis ka dito, huhulihin ka. Umalis si Musa alayhis salam nang walang dalang, hindi nakapaghanda. At siya ay naglakbay sa disyerto. Anong dala niya? Takwa, iman. Wala siyang baon. On the spot, umalis si Musa alayhis salam. At nagpatuloy siya maglakbay. Sinasabi na itala na siya ay naglakbay for 8 days patungo. Ang tinahak niyang landas ay patungong Madyan. At ang Madyan ay lugar ni Shu'aib alayhis salam. Yung binanggit nating propeta nung nakaraan. At bago siya pumasok doon, ay merong balon bago ang loob ng, o bago ang downtown, o sabihin natin kabayanan ng Madyan, ay nakita niya mula sa malayo ang balon. Siyempre, kung ikaw ay galing sa travel at disyerto yung pinaglakbayan mo at ikaw ay naglalakbay lang, so number one talaga, tubig. Pagtingin niya sa balon, maraming mga tao nag-iigib. So si Musa alayhis salam ay dumiretso dun sa balon. Walamma warada ma'a Madyan wajada alayhi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'atan tadudan. Pagdating niya mula sa malayo, nakita niya ang balon at ang mga tao ay nag-iigib dito maliban sa dalawang babae, tadudan. Yung dalawang babae na yon, malayo dun sa igiban. At kasama nila yung kanilang mga tupa o kambing. Parang hindi sila makapag-igib. Sabi ni Musa alayhis salam, Qala ma khatbukuma, qalata la taski hatta yusdira ri'a, wa abuna shaykhun kabir. So,
Parang ganito kasi, yung balon, yung babae, malayo doon at dadaanan muna sila ni Musa alayhi salam. Ba't kayo hindi makapag-igib? Ang sabi ng dalawang babae, ng buong kahinhinan, hindi kami kayang makipagsabayan sa mga taong ito na nag-iigib. Malalakas, mga lalaki. At nahihiya sila at kailangan nilang bantayan muna yung kanlang ganam, yung kanlang tupa. Pagka natapos sila, tsaka sila makapag-iigib. Ibig sabihin, mahirap yung sitwasyon nila, so sila ay tinulungan ni Musa alayhi salam. Masya Allah. Pagod siya, galing sa travel, pero nandun pa rin talaga yung pagiging matulungin ni Musa alayhi salam. Importanteng katangian yun. Yung palaging alam mo kung ano yung nangyayari sa paligid. Katulad nung tinulungan niya na pinapalo ng isang Egyptian, yun ang dahilan kaya siya nakapatay. Ngayon naman, merong nangangailangan ng nakita niya na parang, tawag dito, parang kailangan ng tulong, tinanong niya kaagad. Yung ibang mga tao, walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Kahit nasusunog na yung tabi niya, yung apoy, kailangan patayin. Pinapatay pala yan? May tao ganun eh. Walang pakialam. Daanan niya, kung ano daanan niya. Wallahu mustaan. Si Musa alayhi salam, hindi. Nang nakita niya, parang kailangan ng tulong ito. Nag-igib siya. Pero tingnan niyo, dahil dyan sa tulong na yan, may binuksan na naman si Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya sa kanya. Tinulungan niya mag-igib yung babae at nagpahinga si Musa alayhi salam sa ilalim ng puno. Yun ang pahingahan nun. At maging ngayon naman. Nagpahinga siya sa ilalim ng puno pagkalipas ng ilang mga oras. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Dumating ang isa sa kanila at naglalakad ng may pagkahiya. Sobrang mahinhin. Kanino bang anak to? Kay Shu'aib alayhi salam. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra. Yung tatay ko iniimbintahan ka kasi gusto kang biyayaan. Gusto kang suklian sa kabutihan na ginawa mo sa amin. Masakay tala na dahil sa pag-iigib mo sa amin. Kala, so sabi niya, okay, kailangan ni Musa alayhi salam ng tulong ngayon dahil tumakas siya, wala siyang matutuloyan. Nag-usap sila ng tatay ng babae, na maraming scholar na nagsasabi, ito ay si Shu'aib alayhi salam. Kala, ano bang nangyari sa'yo? Kinuwento ni Musa na siya ay sa Egypt, nakapatay siya at hinahanap siya ngayon. Pinakalma ang kanyang damdamin. Itong lugar namin, hindi to inaabot ng mga Egyptian. Hindi nila to pinapasok. La takhaf! Huwag ka matakot. At kami iingatan ka namin dito, inshallah. Kinausap nung babae, yung tatay, parang nagparamdam. Sabi niya, Qalat ihdahuma ya abati, istajirhu. Inna khayra man istajara kal kawiyul amin. Tay, ang buhay natin, ikaw Sheikhun Kabir. Malakik, may edad ka na. At wala tayong lalaki sa bahay. Ba't hindi mo siya upahan, hindi mo siya i-hire para makatulong natin dito sa gawain. So yung babae nagparamdam sa tatay niya na okay to si Musa alayhi salam. At ang pinakamagandang i-hire mo ay Kawi al-Amin. Ang haba ng tafsir nito. Ang malakas at mapagkakatiwalaan. Kasi itong dalawang katangian na ito, mahirap pagsamahin. Yung malakas, pwede rin to sa mahusay, yung expert. At mapagkakatiwalaan. Bakit? Sinasabi sa mga tafsir, mahirap makakita ng expert na mapagkakatiwalaan. Kasi yung sobrang magaling, mahusay, malakas, mataas ang bayad yan. At hindi sila basta madaling makuha. Bakit? Dahil sa taglay nilang kagalingan. So, ya abi, sabi niya ganun, ito, si Musa alayhi salam ay napakagandang siya ang i-hire mo dito. Masya Allah. Si Musa alayhi salam, apo ni Yusuf alayhi salam. Kung ang pag-uusapan ay physical na anyo, ay napakaganda
ng kanyang physical na anyo. At higit sa lahat, yung lakas niya nung tinulungan niya yung mga babae, kitang-kita nila kung paano siya mag-ibig. Sabi, ang lakas ng taong yan, yan ang i-hire mo. Isa ito sa mga katangian ni Musa alayhi salam. Binabanggit ko to kasi binibigyan ko ng tip yung mga kababaihan. Subhanallah. Ngayon ang hinahanap ng mga kababaihan, hindi katulad ng gantong katangian. Ang hinahanap nila, yung punong-puno ng glutathione yung mukha, tapos parang mga, eto si Musa alayhi salam, akala natin, yung tradisyon ng pag-iigib sa ating Pilipino yan, pag nanunuyo. Pero tingnan nyo kung sinong unang gumawa, si Musa alayhi salam. Nang siya ay nag-igib, yun ang naka-attract. Ha? Walang magagawa yung mga forma o yung mga kabataan ngayon, basta mukhang Koreano. In, a'udhu billah. Yan ang ginagawa, di ba? So, ito, ang na-attract dito yung babae. So, sabi ng tatay, tingnan nyo, napakagandang deal. Sabi ng tatay niya, pakasalan mo ang isa sa anak ko. Kalat ehda humaya abati. Pakasalan mo ang isa sa mga anak ko. Sabi ni Shu'aib alayhi salam, dalawang babae, dalagay. Sabi ni Musa alayhi salam, wala nga ako eh, di ba? Ano ko eh, pugante, takas ako. Sabi niya, pagsilbihan mo ko ng 8 years, yun ang bayad. Tumira ka dito, pakasalan mo siya, gandang offer, no? 8 years dito ka, kailangan niya yun. Dahil saan ngayon? Sa pag-iigib. Dahil sa pag-iigib. O kung gusto mo, gawin mong 10 years. Ikaw bahala, 8 years ang kontrata. Kung ikaw ay gusto mong magbigay ng sobra, mas maganda, gawin mong 10 years. At walang pag-aalinlangan, ito ay tinanggap ni Musa alayhi salam, na pangasawa niya ang anak ni Shu'aib alayhi salam, at sila ay nakapamuhay sa Madyan at nagkaanak dun si Musa alayhi salam. Kinumpleto niya 10 years. 10 years. Naging maunlad, nagkaroon ng anak. After 10 years, tapos na ang kontrata. Okay? Gusto talaga bumalik ni Musa alayhi salam sa Egypt. Kasi Banu Israel siya. At alam niyang nandoon ang pinag-ugatan niya. Sabi niya, tapos na yung kasunduan namin ng tatay mo, so sama ka sa akin. Babalik tayo doon sa lugar ko. Nagbiyahe o naglakbay, sumama alhamdulillah ang asawa ni Musa alayhi salam at sila ay nagbiyahe pabalik ng Egypt. So pagpabalik ng Egypt, isang gabi, so lakad ang biyahe noon eh. Isang gabi na ito, madilim, sila ay ayon sa ulap, paikot-ikot doon sa lugar. At balik lang sila ng balik, naliligaw. So sabi ni Musa, palamma ataha, meron siyang nakitang liwanag o umaapoy, ang sabi niya sa asawa't mga anak niya, diyan lang ika kayo ah, huwag kayo aalis, may nakikita akong umaapoy. Baka may balita doon. At saka malamig eh. Makakuha tayo ng siga doon, makapagpainit ng konti. At saka naliligaw tayo, paikot-ikot na eh. Titingnan ko yun. Falamma ataha nudiya min syatil wadil ay aymani fi buk'atil mubaraka min asyajara. Yung katangian. Wadi, kasi bulubundukin eh. Pag sinabing wadi, bangin. At mabiyaya, maliwanag sa may puno, pinuntahan niya. Pagdating niya doon, may narinig siyang tinig. Ya Musa, inni anallah. Subhanallah. Anallah, Rabbul Alamin. Pagdating niya doon sa maliwanag na umaapoy, iniwan niya yung pamilya niya, malamig, naliligaw sila doon. Tingnan niyo yung eksena, gabi. Ya Musa, inni anallah. O Musa, ako si Allah, Rabbul Alamin. Ako ang Panginoon ng lahat, lahat ng daigdig. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا. At kinausap ni Allah si Musa ng tunay na pakikipag-usap. Ang isa sa titulo ni Musa alayhi salam ay Kalimullah. Siya ang direktang kinakausap ni Allah. Walang anghel, hindi sa panaginip. Ya Musa, inni anallah. Diretso, kinausap siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayah, inni ana rabbuk. فَخْلَعْ نَعَلَيْكْ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَى. Musa, tanggalin mo ika ang tinyelas mo, ang sapin mo sa paa, ikaw ay nasa banal na
tuwa o lugar, yung sinasabi ng ating mga ulama, yun ang Jabalut Tur, yung bundok ng Tur. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ikaw ay pinili ko, Musa, at makinig ka sa ipapahayag ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, si Musa alayhi salam ay magiging nabi at rasul. Alam na natin yung pinagkaiba ng dalawang ito. Inulit pa sa ibang aya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tingnan nyo. Katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ito na. Tinuturuan niya siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ano? Tauhid. Ito yung number one. Paano ka magiging propeta? Mission agad? Hindi. Tauhid. Innani anallah, fa'budni, ibada, kasunod. Pagkatapos mo makilala si Allah, sambahin mo ko, wa aqimis salata li dhikri, magsala ka sa pag-alala mo sa akin. At sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam natin na nagkita sila sa langit at pinabalik siya ni Musa, ilan ang binigay sa iyo na sala? 50 balik, tawad! Alam natin yung hadis na yon, sapagkat ang umma ni Musa alaihi salam ay nagsasala. Ngayon, gagawing propeta o sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa at kinakailangan niya ng tanda. Mahaba itong paksa na ito pero bibigyan ko kayo ng ilang bagay para maunawaan natin. Lahat ng propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong tanda. Mayroong katibayan na sila ay sugo ni Allah. Depende sa uri ng panahon, sinasabi ng ating mga ulama, tulad halimbawa si Isa alayhi salam, nabuhay siya sa panahon na kung saan laganap kung ano-ano ang mga sakit. Kaya ang binigay na tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa ay ang paggagamot. At kung ano ang panahon, ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sila yung mga tao na mahilig sa poetry, makata. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng tanda sa kanyang sugo na Quran na mas higit pa sa poetry. Ngayon naman, ang panahon ni Musa alayhi salam ay tungkol sa magic, sihir. Kailangan bigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tanda. Pagka walang tanda ang isang propeta, imposible siyang ang tao. Nako niyo yun? Pag walang tanda, pag walang katibayan na ikaw ay propeta. Kaya nagtataka lang ako kung maisingot ko to kahit umaba oras natin. Ngayon, sa mga nagpapakilalang propeta ngayon, ang tanda rin nila, panggagamot din, kaisa yun eh. Nakukuha niyo yun? At ano, meron din silang aklat. Ano yung aklat nila? Yung Ebanghelyo, kay Isa alayhi salam din yun. Kung babaybayin natin ang mga tawag dito, ang mga kasaysayan ng mga propeta, nakita niyo kung paano magbigay ng mga palatandaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang proof na ikaw ay propeta. Binibigyan natin ito ng diin. Bakit? Malaking sasagupain ni Musa alayhi salam, si Fir'aun. Kailangan niya ng matibay na tanda na ako ay propeta, sugo ni Allah. Ano ang binigay na tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wama tilka biyaminika ya Musa. Musa, ano yung nasa kanan mo? Ang sabi ni Musa alayhi salam, hiya asaya atawakaw alayha wa ahushu biha wali ma'aribun ukhra. Ito ang aking baston, yung nasa kanan niya. Dito ko sumasandal at kung ano-ano gamit ko dito, sa pastol lahat na, gamit ko to. Itong aking baston. Ang sabi sa kanya, alkiha ya Musa, ihagis mo ika. Paghagis ni Musa alayhi salam, ang kanyang tungkod ay naging tuubanon dyan, ay naging malaking ahas. Tatakbo si Musa alayhi salam, huwag ka matakot Musa! Huwag ka matakot! Kunin mo! Harapin mo! Ikaw ay ligtas, ika! Pagkuha ni Musa alayhi salam, bumalik sa baston. Yan ang tanda mo. Okay. Itapon mo! Magiging ahas, kinuha niya, magiging baston. Tapon mo ulit! Okay. Ayun, tinapon! At nagiging baston. Nakuha niyo? At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron ka pang isang tanda, ika. Ilagay mo ang iyong kamay sa loob ng jaybik, pagkapasok ng kamay niya, at ilabas mo, at naging maliwanag o lumiliwanag, umiilaw yung kanyang kamay. Ipasok mo ulit, dumilim. Ilabas mo, lumiliwanag. Ipasok mo, yan ang tanda mo, haharap ka kanino? Kay Fir'aun. Kay Fir'aun. Bakit? Siya ang dadawahan mo. So inshallah, yun ang susunod natin pag-uusapan.
ang pagharap ni Musa alayhi salam kay Fir'aun kung paano niya sisimulan magdawa. Pero ang pinakamagandang maunawaan natin dito, si Musa alayhi salam, nakausap niya si Allah, natanggap niya ang tauhid, natanggap niya ang mensahe, at ngayon binibigyan siya ng misyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba pa itong pag-uusap ni Allah subhanahu wa ta'ala at ni Musa alayhi salam, pero ang kasunod nito ay ang pagtungo niya kay Fir'aun kung paano niya siya dadawahan sa Islam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.